Sama-sama ka pamilya sa saya ng amsal. Siguradong kumpleto ang araw sa MUL. Magandang umaga sa Central Mindanao! Ngayong umaga sa NUS! Itong bagong kaso ng coronavirus disease sa Region 12 na itala ng DOH nitong weekend. Mga opisyal ng Metro Gensan Credit Cooperative at Munificence Ministry, may warrant of arrest sa kasong syndicated estafa. Ilang pamilya sa Kiamba at Cotabato City apektado ng baha. At trending to, dating bodega, mistulang kondo na matapos i-renovate ng isang chemical engineer. Kising na kapamilya, ating salubungin ng isang masiglang umaga. Isang pamilya nating harapin ang bagong araw na hatid ay bagong pag-asa. Makikisalo kami sa inyong almusal ngayong Lunes ng umaga, June 29, 2020. Kapamilya, sumampa na po sa 35,455 ang kaso ng coronavirus disease sa bansa. Sa report ng DOH, nakapagtala ng 653 na bagong confirmed cases nitong linggo. 9,686 naman ang total recoveries at may 1,244 COVID deaths. Sa buong mundo, mahigit sa 10 million cases na ang naitalang kinapitan ng nakamamatay na coronavirus disease. At sa buong Soxhagen region naman, deal at yen, may 7 bagong kaso ng coronavirus disease na naitala ang DOH itong weekend. Itong Biyernes, 4 ang naitalang COVID cases, 3 mula sa Sultan Kudarat at 1 sa South Cotabato na pawang may history of travel sa Maynila. Nitong Sabado, 1 pang taga Sultan Kudarat ang nagpositibo. Isang 30-anyos na babaeng may history of travel din sa Maynila. At kagabi, may 2 pang nadagdag, isang 26-anyos na babaeng taga Sarangali Province at isang 36-year-old na babaeng taga Sultan Kudarat na parehong may history of travel sa Luzon. The total COVID cases now jumps to 59 from 52 last Friday. May 2 namang naka-recover sa coronavirus disease, bringing the total recoveries to 33. 42 admitted suspect cases at 375 outpatient cases. Pangsabarm, 130 na ang COVID-19 cases sa rehiyon. May 332 so suspect cases at 10 probable cases. 4 admitted suspect cases, may 56 on quarantine at 49 recoveries. 4 naman ang namatay sa rehiyon dahil sa coronavirus disease. Kuya Joey, yen mga kapamilya, tuloy-tuloy pa rin po ang ating laban against coronavirus disease. Pero meron pa rin tayong ipinaglalaban hanggang ngayon at yan ang ating environment. At ngayong Hunyo po ay Environment Month. Dito sa atin sa Soxhagen Region, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources Office ang isang inter-DNR music video competition. Tampok ang yaman at ganda ng rehiyon. Saan ka man pumunta sa Soxhagen Region, talagang mamamangha ka sa iba't ibang atraksyon. Ito ang tampok sa Inter-DNR Music Video Competition ng Department of Environment and Natural Resources Office o DNR Soxhagen. Ang Senro Calamansig, ibinida ang kanilang luntiang kagubatan. Sa linim ng iyong mga papa. Ang sentro ng Banga sa South Cotabato, ibinida ang kanilang isinusulong na recycling activity at pangangalaga sa kanilang kapaligiran. Ang sentro ng Tacorong, ipinakita ang resulta ng kanilang mga tree planting activity. Tinampok naman ng Pedro Sarangani ang kanilang Sarangani Bay Protection Activities at ang kanilang pangangalaga sa mga kabundukan. Hindi rin nagpahuli ang Senro Matalam sa pagbida sa kanilang environment activities.
taon sa pagdiriwang ng Environment Month, Protect Nature, Sustain Our Future. Hashtag, We Heal Nature for Our Future. Ang yaman at ganda ng Sokcergen Region, nawa ay ma-enjoy pa ng mga susunod na henerasyon. And the Department of Tourism has launched its new tourism campaign, Wake Up in the Philippines, released on June 26, features our very own Sokcergen Region. Nakasentro ang tourism campaign sa kultura, turismo o tourism destinations, masasarap na pagkain at agricultural products. Masayahing mga tao sa South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Sa ating mga kababayan from all over the world, you can learn more about our food, culture, best tourism sites, and our happy people. You can log on to the Department of Tourism website or get some local stories via choosephilippines.com. Stay with us. We'll have the news coming right up on MUS. Kahit saan magkita, kapamilya forever! Magandang umaga, South Central Mindanao. Narito na ang mga balitang kailangan niyong malaman ngayong Lunes ng umaga. Sa ulo ng mga balita, mga opisyal ng Metro Jensen Credit Cooperative at Beneficence Ministry may warrant of arrest na sa kasong syndicated stafa. Higit 300,000 motorcycle owners apektado ng no-back ride policy sa Region 12. At ilang pamilya sa Kiamba, Sarangani apektado ng pagbaha. Pinaghahanap na po ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI Sardo ang limang opisyal ng Munificence Ministry International matapos lumabas ang kanilang warrant of arrest sa kasong syndicated estafa. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI Sardo, natanggap na nila ang warrant of arrest laban sa limang opisyal ng Munificence Ministry International na sina Rolando Joseph Jr., Doris Fe Joseph, Onofre Labrador, Brenda Labrador at Beverly Grace Labrador. Sa datos ng NBI Sardo, may 191 na investors ang nagreklamo sa kanilang opisina laban sa Munificence Ministry. Umabot naman ng 500 million pesos ang halaga ng investment na umano'y natangay ng grupo mula sa mga investor ng Munificence Ministry International. Iniutos na rin ng korte ang paglabas ng arrest warrant laban sa mga opisyal ng Metro Jensen Credit Cooperative. Ayon sa korte, may nakitang probable cause sa isinampang syndicated estafa laban kina Melchor Provido, Cyril Alegre, Juan Drilo Bulang, Ray Isalok, Joseph Mangigo at Chiki Ross Andrade. Wala rin inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng mga nasangkot. Matatandaang may mga naghain din ng reklamo sa Metro Jensen Cooperative matapos itong maglabas ng advisory na sinususpindi nito ang payout sa mga investor. Higit 300,000 registered motorcycle owners ang apektado ng no-back ride policy na ipinatutupad ngayon sa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Kaya bilang tugon, nagpasa ng resolusyon ng LTO 12 sa IATF na bigyan ng konsiderasyon ang pag-angkas sa mga motorsiklo, lalo na kung mag-asawa o magkamag-anak ang mga ito. Hinihikayat din ng LTO 12 ang mga LGU na gumawa ng resolusyon para hikayatin ang IATF na payagan ang pag-angkas ng motorsiklo sa kani-kanilang mga lugar. Una nang nanindigan ng gobyerno sa pagbabawal ng angkas sa motorsiklo dahil na rin sa ipinatutupad ng mga quarantine measures kontra COVID-19. B
Binaha naman ang Barangay Nalus sa Kiamba, Sarangani Province nitong linggo. Lubog sa baha ang maraming kabahayan pati na ang mga kalsada. Inaalam pa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang bilang ng mga pamilyang apektado ng pagbaha. Matatandaang noong nakaraang linggo, binaha rin ang nasa 100 pamilya sa 2 barangay sa Kiamba. Sa Nurala, South Cotabato, isang pamilya naman ang nasiraan ng bahay dahil sa malakas na hangin at pag-ulan. Habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang habagat po ay isang mainit na hangin na may dalang moist na hangin na nagdadala ng mga pag-ulan. Wala pong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Maulap po ang ating panahon na may light to moderate rains. Mainit po ang umaga lalo na sa Central Mindanao, pero pagdating ng hapon o gabi, mataas po ang tsansa ng pag-ulan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at lulubog ito mamayang 5:57 ng hapon. At para sa iba pang weather updates, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/weather. Tandaan, sa anumang sakuna, ligtas ang may alam. Abangan ang ilan pa sa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng MUS. Maganda umaga. Nagbabalik ang MUS, kapamilya, trending ito. Bagot ba kayo sa pag-stay at home dahil sa quarantine? Check out this trending story. 24-year-old chemical engineering student o graduate, si Jerem Gamaru. He's making rounds online. Paano ba naman kasi? Ang dating bodega sa kanilang bahay, nagawa niyang i-transform into a newly renovated na kwarto. Mula sa dating tambakan ng mga gamit, naging instant condo ito para sa isang production supervisor. As we speak, his post is now having more than 21,000 shares, and he's getting the attention of a lot of netizens. Kaya ang dating sofa lang natutulog o sa sofa lang ho natutulog, ngayon pinupuri na ng mga netizens dahil na-inspire sa kanyang very productive na ginawa sa gitna ng umiiral na quarantine. And Jerem Gamaru, who is joining us now via Zoom from San Pablo City, Laguna. Jerem, good morning. Hello, good morning. Hello. Tama ba pagkabigkas ko ng pangalan mo, Jerem or Harem? Jerem. Oh, walang tama dun sa sinabi ko. Jerem, nakaka-impress yung nagawa mo ha. Ang daming nangangarap tumira sa isang condo, pero ikaw na-convert mo yung bodega into a semi-condo. Can you tell us about your creative process? At kailan, ano yung nag-udyok sa'yo na sige na nga, gagawin ko na to? Matagal na rin kasi pinaplano namin na magkaroon ako ng kwarto. So nung ngayon, bilang wala rin naman ginagawa yung parents ko sa bahay, sinadjust nila na why not gawin natin kwarto yung bodega natin. So of course ako, bilang matagal na ako natutulog sa sofa namin, so umokay na ako. Eh, hindi ko na rin inisip kung anong mga kailangan gasusin. Basta sige, gawin na natin. Mm-hmm. Yung sofa ba na andyan, Jerem? Yan rin ba yung sofa na tinutulugan mo o bagong sofa na yan? Ay, hindi. Bumili na ako ng bago. Bago na kasi yan. Nasa living room yung sofa na yun eh. Oo. Speaking of pagbili ng bago, ilan dyan yung mga bago, ilan dyan ang na-reuse o na-recycle, at magkano yung total na gastos mo sa pag-renovate? Siguro yung mga bago lang na binili ko mostly is yung electric fan lang itong sofa. Mm. Yung pinafabricate ko naman, yung staircase, yung pinagawa ko. Medyo, kung in-estimate ko, siguro around 30,000 din yung nagastos ko kasi kailangan ko magpagawa ng bagong pader dun sa bodega kasi wala talaga siyang wall nung nag-start kami. So medyo may kamahalan rin sa mga naghihirap nating mga kapamilya, hindi afford ang 30,000 pesos. May tip ka ba dun sa, let's say, yung bahay, 10 silang nakatira doon, paano ba gawing more livable yung space na yon na mas mura sa 30,000? Ay, siguro ako kasi, kaya siguro umabot na ganito kasi pinanindigan ko lang yung gusto kong maging vision dun sa room. So, wala akong tinake na compromise kung ito yung gusto ko, ito talaga yung kailangan kong gawin. So, siguro para sa ibang tao,
mas i-utilize lang nila yung space more efficiently. Mag-isip sila ng mga ibang ways kung paano magagawang mas livable yung space. Especially kung ganito kalimited yung room. Gaano ba kaliit yung space na yan? Siguro, ano ba? 20, 25 five, square? Siguro mga, ano lang, 15 square meters lang siguro to. Aba, napakaliit nga. Usually, ang condo is 20 square meters eh. Pero sa eto sa pictures mo, mukhang malaki siya. Gaano ba katagal i-renovate yung ganong kaliit na space? So, medyo natagalan siya kasi hindi dire-diretso yung paggagawa eh. Medyo umabot ng 2 months din yung paggawa kasi paunti-unti namin ginawa ng parents ko. Kasi ako, every weekend lang din kasi ako nakaka-uwi sa bahay namin. Kasi sa ibang lugar ako nagtatrabaho. So, yung mga ginagawa, yung mga kailangan bilhin, tuwing weekend lang namin nagagawa. Ayun. So, pang-quarantine lang pala talaga itong espasyong to, Jarem. Ano ang pakiramdam na ngayon from the sofa? Level up ka na sa condo living dyan sa inyong bahay lang. Sobrang mas comfortable kasi matangkad kasi akong tao. Almost 6 foot ako eh. Tapos hindi talaga ako magkasya dun sa sofa namin dati. Ngayon, nakakapag-unat-unat na kapag natutulog. Maraming salamat, Jarem. Any advice para sa mga nababagot ngayong quarantine? Marami naman tayong pwedeng pagkaabalahan. Hanapan lang natin yung mga dati yung mga bagay sa bahay na pwede nyo pang i-repurpose. Tulad itong kama ko na dating double deck, ginawa kong loft style na bed. So marami tayong pwedeng gawin sa bahay habang ngayong quarantine period. Maraming salamat, Jarem Gamaro mula San Pablo City, Laguna. Mga kapamilya, ngayong quarantine nga, lockdown, diska-diskarte lang po talaga yan. Kung wala tayong 30,000 pesos tulad ng ginastos ni Jarem, maraming pwedeng i-recycle sa bahay para mas mapaganda pa ito. Samantala, eto pa, isa pang trip na gawin ngayon ng marami sa atin, ang pagluluto. Marami na nga raw instant chefs after the lockdown. Kaya narito na ang ating Swak sa Sarap. Pamilya, Swak sa Sarap is back at meron kaming kakaibang edisyon ngayong umaga. Ito yung Samgyup sa Bahay, Korean barbecue experience na pwede niyong gawin sa bahay with your family at kung sa akin na situation ngayon, with my friends. So ayan, nakaset up na kami. Bumili kami ng ham, meron din kaming bacon, then corn, tapos mamaya sa pagluto yung butter at syempre hindi mawawala ang kimchi saka yung spicy garlic paste. So, may noodles pa kasi malamig ngayon, masarap magsabaw. So ito, spicy noodles from Korea. I-try na natin ito kung gusto niyo subukan. Ipapakita at namin sa inyo paano ito samgyup sa bahay. Unahin ang butter sa baking pan. Walang apoy dahil electric baking pan po ang aming ginamit, kapamilya. Kapag natunaw na ang butter, ibuhos na ang mga karne sa pan. Sa samgyup, tradisyon gumamit ng chopsticks pero dahil hindi kami marunong, Pinoy style pa rin ang paraan ng pagluto namin. Habang nagluluto ng karne, simula na rin ang pagluto ng Korean noodles. Maglagay ng tubig at corn. Para sa iba, mas masarap ang noodles kung may corn. Sa mga spicy lovers, haluan ng spicy garlic paste ang inyong pagkain. Anytime naman pwede kainin ng kimchi na sikat na side dish sa samgyup. Yes. Kapamilya, ang aming hinanda ay good for 5 persons. 1,000 pesos ang budget namin sa mga sangkap o 200 pesos lang kada isa. Mas mura ba ikumpara sa mga restaurant? Only kain ito, kapamilya, kaya magluto lang ulit kung gutom pa. Sometimes
Ang tamis-tamis. Kapamilya, ever, kapamilya. Kahit saan magkita, kapamilya forever. Pinaha ang mga low-lying barangay sa Cotabato City kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa City Engineering Office, ang mga barangay na malapit sa ilog ang madalas apektado ng baha kapag umaapaw na ang tubig. Ito ay ang mga barangay ng Tamuntaka 1, 2, 3, 4, 5, Poblasyon 2, 3, 8, 9 at Rosary Heights 6 at 8. Isa rin sa dahilan ay ang mga baradong kanal. Pinag-iingat naman ng lokal na pamahalaan ng mga residente sa mga low-lying barangay na maging handa at alerto. Ugaliin din ang maayos na pagtatapon ng basura at paglilinis ng drainage upang hindi ito makadagdag sa problema. Nagpapatuloy naman ang declogging activity at desiltation ng mga maliliit na ilog sa lungsod upang makadaloy ng maayos ang tubig at maiwasan ang pagbaha. Tuloy ang tree growing festival ng Coronadal City sa June 29 ngayong araw po. Pero ayon kay Mayor Eliordo Ojena, imbis na magtipon-tipon ang mga volunteer planters papunta sa planting sites, hinihikayat ng alkalde mga residente na gawin na lang ang pagtanim ng puno sa kani-kanilang bakuran. 2011 ang simula ng tree growing festival sa syudad. Mahigit sa 700,000 seedlings na ang naitanim sa halos 1,000 ektaryang lupain sa Coronadal City. Taon-taon, libo-libong volunteers ang nakikilahok sa aktibidad para magtanim ng puno, pero dahil sa pandemic, kanya-kanya munang tanim ang mga residente sa taunang tree growing festival. Nagpagalingan sa pag-decorate ng opisina ang mga empleyado ng Municipal Social Welfare and Development Office sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Tinagurian nila itong living wall kung saan pinuno ng halaman ang kanilang opisina. Kanya-kanyang toka ang bawat grupo ng mga empleyado. May nag-decorate sa kanilang entrance hall, hagdan, pantry, sa loob ng opisina at parking space. Iba't ibang halaman ang kanilang inilagay. May hanging plants, indoor plants at iba pang halaman na patok ngayon sa merkado para sa mga plantitas at plantitos. Gumamit din sila ng indigenous materials tulad ng kawayan na nagsilbing pot o sisidlan ng tanim. Bahagi ito ng kanilang pag-transition sa new normal. Tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng Children's Park sa Cotabato City. Sa Disyembre, target na magtatapos at mapasisinayaan ang Children's Park ng Cotabato City na pinondohan ng mahigit 5 million pesos. Matatagpuan ito sa gilid ng City Hall sa Barangay Rosary Heights 10. Lalagyan ito ng playground ng mga bata, pathway para sa bicycle lane at mga gustong mag-jogging at amphitheater. May parking space din sa harapan. Tatamnan din ito ng mga puno at mga halaman para sa landscaping. Bukod sa Children's Park, sinisimulan na rin ayusin ang Rizal Park ng lungsod kung saan magiging atraksyon ang Dancing Fountain. At yan ang mga balita ngayong Lunes ng umaga. For more news anytime, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com at i-text ang alert on sa 2366 para sa iba pang nagbabagang balita. Magbabalik pa ang MUS. Maganda umaga. Kahit saan magkita, kapamilya forever! Happy news muna tayo ngayong Lunes, kapamilya. Porman na pong inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority of TESDA ang Indigenous People as Empowered Agripreneurs towards a Collective End of Peace Program sa Barangay San Jose, Jensen, noong Martes. Ayon kay Barangay Kagawad RJ Belica,
malaki ang maitutulong ng ipapatay yung food hub para sa mga mamamayan ng barangay San Jose, particular na po sa mga IPs po natin dyan. Ayon po ng food hub na may benta ng iba't ibang produkto sa mga IP community sa mababang halaga sa mga wholesalers at retailers. Isa rin sa layo ng peace program na mapigilan ang insurgency sa Rio. More happy news this morning, mga kapamilya. Nakatanggap ng higit sa 1,000 sacks of rice ang Gensan mula sa BARM na ipinamahagi sa mga Muslim communities dito sa Gensan na labis na apektuhan ng krisis sa COVID-19. Dumating noong Miyerkules ang unang batch ng bigas galing sa BARM na ipinamahagi sa mga barangay sa Gensan. Nitong Webes, dumating naman ang ikalawang batch ng mga bigas na ipinamigay sa mga natitirang barangay sa Gensan. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Gensan na napapanatili pa rin ang social distancing sa pagbibigay ng tulong. Nagpasalamat naman ang Institutional Partnership Development Office sa Ministry of Social Services and Development, BARM, sa kanilang ibinigay na relief assistance para sa mga Muslim community sa Gensan. Happy news pa, kapamilya! Lumagda ang mga kinatawan ng Food Market Delivery Service Company at ang LGU Gensan ng isang Memorandum of Agreement para sa Panda Toda Project na naglalayong mabigyan ng trabaho ang mga tricycle driver na naapektuhan ng krisis sa COVID-19. Ito ay ang Panda Toda, ang General Santos City, ang kauna-unahang Panda Toda Project sa labas ng Luzon. Mayroon nang inirekomendang mga tricycle driver ang LGU Gensan para sa Panda Toda Project. Pero ayon sa LGU, maaari ring mag-apply ang mga gustong magtrabaho. Dumulog lang sa City Economic Management and Cooperative Development Office o SEMCDO o sa opisina ng Food Panda Gensan. Dagdag pa ng LGU, inaasahang magkakakumpiyansa na ang mga TODA drivers pagkatapos isailalim sa training at orientation. Shout out sa lahat ng patuloy po na nanonood sa amin from Australia, Japan, Korea. Patuloy na nag-good morning every day. Good morning din po sa inyo. Ingat po kayo dyan. We know na lahat halos naka-quarantine pa, Ate Dil, Kuya Joey. So sabi nga nung isa sa aming mga guest kanina, si Jarem, tama ba? We can do a lot of things habang nasa bahay tayo. Kuti-kuti lang, kumbaga, kapamilya. Kuya Joey, may shout out ka? Ay, shoutout ko lang lahat ng mga minamahal po natin na si-share po ng ating pa-online sa MUS kapamilya. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Team Patrol, South Central Mindanao po pamaya, alas 5 po yan ng hapon, abangan kapamilya, at pindutin lang ang reminder para mapanood nyo ang aming mga programa dito online sa ABS-CBN. Mga kapamilya, may bago po kaming handog sa inyo ngayong Linggo. Everyday, meron na tayong everyday ba to? Mamaya. Pero eto, meron po tayong word of the day. Eto po ngayon ay from Marcus Aurelius. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Sarap naman nun, di ba? Araw-araw, practice the attitude of gratitude. Yun. Mga kapamilya, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong umagang ito. Ako po, si Dil Bartolaba. Happy Monday, kapamilya! Akala ko weekend na. Thank you so much for watching. Ako po, si Yen Mangumpit. Hi, kapamilya! Let's all be kind. Please wear your face mask. Dapat parati po natin sinusunod ang mga health protocols. Ingat po tayo. Stay at home pag wala namang ginagawa. At kami po ay bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga, South Central Mindanao! See you.